Isang mami na tila takot na takot bago ito mamatay ang nahukay ng mga archeologist sa Peru. Noong panahon ng ancient Egypt, naniniwala ang mga tao dito na upang magkaroon ng magandang buhay ang mga yumao sa kabilang buhay, ay kinakailangan nila itong i-mummified. Nakuha nila ang ideyang ito noong makatagpo sila ng isang katawan ng patay na tao sa mainit na buhangin at hindi ito nabubulok. At doon na nagsimula ang ideya ng mummification. Subalit bakit nga ba mahalaga sa mga archaeologists ang makakita ng mga mummy? Maraming ideya at teknolohiya ngayon ang ibinasi rin sa mga kaalaman ng mga tao noon at ini-improve lamang natin ngayon. Pagdating naman sa mga mummy, mahalaga ito dahil mula dito ay makakakuha tayo ng ideya sa kung paano sila nabuhay noon, ano ang kanilang mga kinakain, paano sila namatay, at paano sila inililibing na makakatulong sa pag-aaral sa kasalukuyan. Isang bagong tuklas na mummy ang makakapagbigay ng halimbawa dito. Isang katawan ng lalaki ang lumitaw na may higit 18 hanggang 22 taon na itong pumanaw. Ang katawan ay nadiskubre na may nakapulupot na lubid at nakatakip ang kamay sa mukha. Nabanggit rin ng mga archaeologists sa Peru na ang nahukay nilang mami sa labas ng kabisera ng Lima ay nasa pagitan ng 800 at 1,200 taon na. Ang mami ay natagpuan sa burial chamber na may 3 metro ang haba at may 1.4 metrong lalim. Ito ay mahigit kumulang na 24 kilometrong silangan ng Lima. Ang archaeologist na si Peter Van Dalen ang namuno sa paghuhukay ng lupa na isinagawa ng National Major San Marcos University. Tinawag nila ang kanilang natuklasan na peculiar and unique na sa Tagalog ay katangi-tangi at natatangi. Dagdag pa ng archaeologist na si Van Dalen na ang mami ay inilibing sa pagitan ng 800 at 1200 AD. Ang mga scientist ay gumagamit ng carbon dating upang mabilis malaman ang eksaktong taon ng mga mami na kanilang nadiskubre. Hindi nila maaaring hulaan lamang ang taon ng mga mami dahil sinabi ni Van Dalen na ang Cajamarquilla ay isang urban center na maaaring maging tahanan ng 10,000 hanggang 20,000 katao. Matagal na panahon na noong simulan itong itinayo, humigit kumulang sa 200 BC at inokupahan hanggang 1,500 AD. Natagpuan din nila sa loob ng libingan ang skeleton ng Andean guinea pig at ang pinaniniwalaan ng mga archaeologists na isang aso. Mayroong bakas ng mais at iba pang mga gulay ang nakita mula sa burial chamber. Marami pang mga mami ang natuklasan noon at hindi na muling nailahad sa publiko.